Fresh. What's up sa inyo mga ka-fish da o katilapia? Kamusta kayo? At sa video ito, ipapakita ko sa inyo yung mga equipment na ginagamit ko sa aking pagtitinda. Ito ay isang quick response sa isang nag-comment sa video ko sa Facebook na paano daw yung setup ng aking tilapia o live tilapia. Papakita ko sa inyo pagkatapos ng intro. Okay, syempre sa live tilapia, ang unang-unang kailangan ay yung mismong lalagyanan ng tilapia. Kung napapansin nyo sa mga ibang nagtitilapia, sa mga nagro-rolling, yung blue drum na 200 liters ang gamit nila. Since wala naman akong ganun at low budget ako, ginamit ko muna itong lumang storage box ng damit namin. Yan. Dito, nagkakasya ang tilapia. Diyan ko inilalagay yung tilapia. Ang tansya ko dito, nasa 70 liters to. Tapos napagkakasya ko rito yung 25 kilos na tilapia. Pero siksika na yon. Pero naman, kaya naman siyang buhayin ng aerator natin dahil malakas naman yung aerator. Siyempre, unang-una, kailangan mo nito. Presyo nito ay nasa 1,000 plus to. Pero by one take one to na nabili namin, mayroon pang isa sa loob ng bahay. 1,000, sabi natin, 500, ganun. 500, ito. Tapos, ang kailangan pa natin, siyempre, para mabuhay yung tilapia, ito ang tinatawag na aerator. Yan, aerator. Hindi lang naman ganito ang klase, maraming klaseng aerator. Mayroong aerator na yung may bumubula. Ganun. Basta nakapagbigay ng oxygen sa isda, aerator ang tawag. Ito kasi, DIY aerator to. Ipinagawa to sa isang welder. O yung alam nyo yung mga nag-a-align ng motor. Yan. Marunong din silang gumawa niyan. Man-made siya. Yan. Kung itong nakikita nyo to, yan, ito ay exhaust fan, 12 volts exhaust fan ng sasakyan. Siyempre ito yung bakal. Ito kung di ako nagkakamali, galing to sa may electric fan. Yan. Ito yung galing to sa may yung hélice na electric fan na bakal, ito yun. Yan, tapos ang halaga ng ganitong aerator ay 1,000 ko kasi nabili to. Second hand siya. 1,000 sa isa ring nagtitilapia. No, bali 1,000 siya. Ewan ko lang kung magkano ang paggawa ng ganito sa isang welder. Tapos pangalawa, syempre kailangan mo ng timbangan. Yan. Oh, 'di ba? Kailangan mo ng timbangan. Ayun yung mga kailangan natin, no? Ay pangatlo na pala 'to. Yan. Ito naman ang presyo naman ng inabot nito. Second hand na rin 'to eh. 800. Yan. Yan, timbangan. Analog. 800 ang inabot niyan. So, i-add na lang natin mamaya lahat ng total kung magkano ang inabot lahat ng puhunan ko. Yan. Tapos, ito naman, sumunod, syempre, para mapaandar mo yung aerator na 12 volts, kailangan mo rin ng 12 volts din na battery ng sasakyan. Pwede din naman yung battery ng motor, kaso masyado maliit yun. No, ito ay sasakyan dapat. Chinacharge to ng 12 hours to 24 hours para ma-full charge. Kung drain siya, 24 hours. Kung di naman siya drain, mga 12 hours. Ganon, 12 hours siya. Tapos, meron naman akong binili din galing sa Lazada na voltage indicator. Kaya nalalaman ko kung lobat na to o hindi. Okay, so nga pala, paano ko chinacharge to? Nung una, chinacharge ko siya sa dito sa palengke sa amin. 50 ang pagcha-charge buong araw na yun. Hindi siya masyado napupuno, hindi siya masyado na full charge. Kaya bumili na lang ako ng charger niya. No, yung para solo-solo niya yung charger niya. No. Meron akong video noon ng charger na yun. Ilalagay ko na lang sa description or lalabas dito sa may taas yung kanyang link o description video
panoorin nyo na lang kung gusto nyo malaman kung anong charger yung binili ko rito. Tapos, siyempre, sa rolling ng pagtitilapia, meron tayong, meron kasi nagro-rolling din na hindi naglilinis. Meron din naglilinis, katulad sa akin, naglilinis ako ng tilapia. Dito sa amin, sa kabanatuan, mas gusto nila yung naglilinis. Siyempre, hassle-free, huhugasan na nila, tapos lulutuin, hindi na sila masusugatan. Pero yung kamay ko, puro sugat. Share. Yan, ito. Nga pala, bago ko makalimutan, nabili ko yung battery ng 1,000, second hand din to, 1,000 pesos. Tapos, dito naman sa... Ayan. Siyempre, kutsilyo. Pang putol. Itong kutsilyo na to, nabili ko to sa isang mall. Ayan. Kung tawagin dito sa kabanatuan yung 578. Magkano ba to? 60? Ganon. Mga 60 or 70, ganon. Sabihin na natin 70. Tapos, ito naman. Nabili ko sa NSN. Pantanggal ng... kaliskis ng isda. Napakahusay nito, grabe. Hindi pa siya hindi siya kinakalawang, guys. Ang halaga nito ay 45 pesos. Tapos, ito naman, stainless din. Hindi siya kinakalawang, guys. Ayan. Stainless. Tsaka matibay ito. Makapal. Ayan. Testing natin dito sa ano. Ayan. Ayan, napakatibay niya. Napakahusay. Ang halaga nito ay nasa 50 pesos sa 578 dito sa kabanatuan. Siyempre, kailangan din natin ng panghasa. Para sa kutsilyo, nabili ko to ng 85 pesos. Tapos, sangkalan. Yan, itong sangkalan, kailangan din natin ng sangkalan para sa paglilinis. Yan, itong sangkalan ay kawaan. Hindi pala kawayan. Yan, ito bayabas. Bayabas na kahoy ito, no? Para matibay. Yan. Ang halaga nito ay umabot ng 100. Ganon. Nasa 100 siya sa palengke. Tapos ito. Ang halaga nito ay 40 pesos. Pang scoop. Dito. Pang scoop po dun sa mga tilapia. Pang ganon. Yan. Pang kuha ng tilapia. Yan. Ito kasi dito na sa bahay ito. Yan yung ano, yung lagay ng sabon. Meron pa pala itong gloves. Yan. Gloves sa halagang 25 pesos. Yan, itong gloves na to ay tela, cotton. Tapos sa may likod niya ay goma para makapit yung isda, hindi dumula sa kamay. Yan. Pumapasok pa rin naman yung palikpik dito, pero hindi siya ganun kasakit. No. Okay, tapos ipapakita ko rin sa inyo yung setup nito sa mismong bike. Siyempre guys, bago natin ikabit yung mga equipment na ginagamit ko sa pagtitilapia, ito total ko muna yung naging puhunan, lahat. Bali umabot siya ng 6,215. Pero yung 6,215 na yun guys, hindi ko naman cash na binili lahat yun. Mga tubo-tubo yun, mga pinag-ipunang tubo. Yung misis ko, meron din trabaho. Yun, sinusuportahan din niya ako sa luho ko. sa mga equipment na kailangan ko sa pagtitinda. Unti-unti lang, unti-unti. Kung wala naman kayong cash na ganun kalaki, katulad sa akin, wala naman akong cash na ganun. Kumbaga yung mga tinubo-tubo lang, mga tulong-tulong sa akin ng misis ko. Unti-unti lang, ganun. Unti-unti nyo lang makakamit yung mga pangarap. Ngayon naman, ang naging ang puhunan dito sa Kabanatuan, Wayway Siha, ng mga tilapia. Dito kinukuha ko dito sa may palengke, sa may sangitan, ay nasa 1,800 ang 20 kilos. Nung araw, nung hindi pa tumataas yung gasolina, nung wala pang gera sa Ukraine, mababa yung puhunan ng mga truck. Tara, kabit na natin yung mga equipment sa bike. Let's go! Okay, sa pagsaset up ng mga gamit ng equipment sa bike ay ganito, papakita ko sa inyo.
Unang ginagawa ko, nilalagay ko yung baterya. Dito. Yan. Dito ko nilalagay yung baterya. Ganyan. Tapos, nilagyan ko siya ng sarili niyang patungan dito. Na bakal. At, lock. Ito, goma lang to interior. Lock yan. Tapos, ilalagay siya doon. Para pag umaandar, hindi siya malalaglag. Okay. Tapos, yung storage. Storage. Oh, nga pala, itong butas na to. Dito ko ipapasok yung aerator. Ang purpose ng mga bakal na yan ay para dito sa storage. Yan. Ganyan ang itsura niya. Dito, yung isda. O, diba? Ang galing. Yan, isusunod natin yung aerator. Aerator. Dito yan. Yan. Mainam talaga yung may ganito para sa patungan. Yan. Yan. Tapos, sasara yan. Isasara ng ganyan. Yan. Isang kamay lang kasi gamit ko eh. Hawak ko yung camera. Yan. Tapos, nilagyan ko siya ng goma. Para hindi tumalsik yung tubig. Tapos, itong DIY ko. Ito. DIY na patungan ng sangkalan tsaka ng timbangan. Ganito ko siya si-set up. Medyo mabigat to. Ayan, medyo mabigat. Okay, lapat. Ayan. Diba? Galing. Mga to, dito nilalagay yan. Dito sa ilalim. Kita niyo na kung paano i-set up ko, diba? Timbangan. Nilagyan ko siya ng sarili niyang bahay. Ah, diba mahusay? Tapos, may lock din yan, syempre, para pag mayroong humps, hindi siya malalaglag pala. Ah, diba? So, ganyan yun ang set up. Yan. Tapos, itong mga to. Yan, dito siya. Ganyan. Ito, bakit dalawa yung timba ko? Yung isa lagayan ng mga asang. Yung isa naman, tubig, hugasan ng kamay ko. And dito ko siya nilalagay sa may ilalim. Yan, check yan. O, diba, kompleto. Tapos ito, sasaksak dito. Sa 12 volts battery. Okay. Yan. So, kompleto na siya. Ganyan na itsura niya kapag nakaset up. Para sa mga ganitong video, subscribe po kayo. At para yumaman na tayo para dumami yung subscriber natin. Maraming salamat. Paalam.